Alam ko sa sasabihin ko ngayon maraming magagalit sa akin. I-share ko ang conversation namin ni Iga. Princess Iga, Mr. Wilbert, at mga ka-team niya, ka-freshness team. Madaling araw. Bakit nyo hiniwan si Harleen? Bakit nyo hiniwan si Miss Harleen Hipon Tudol dito sa Uganda? Ngayon, huwag yung sabihin na hindi nyo alam na iskam ang pageant. Alam nyo na pala na may mangyayaring problema. Bakit nyo iniwan si Miss Harleen? Di ba'y nahawak-hawak? Hindi ko alam na nung mga time na yun pala, maghapon po silang hindi pinakain. So, umaga hanggang hapon, walang kain. So, ayun na nga po mga kainday, ano, magre-reaction video tayo pa rin kay Uganda. At alam mo, nag-live ako kanina at ang napag-usapan namin ay imbis na ang pag-iwan ni Sir Patrick kay Harleen Nicole Budol, ang aming topic ay si Troy, bakit lagi nakabuntot kay Harleen. Ayan, magre-reaction video po tayo sa ating kasamahang vlogger na si Miss Ilocana in Uganda. At ano po ang masasabi ninyo dito, ito po ipapakita ko sa inyo para po makita po ninyo kung ano man ang kanyang mga sinasabi dito. Kayo na po ang bahala kung kayo po ay maniniwala or kung ano man ang inyong komento. Kung kayo po ay may nais na ibahagi, willing po tayo na sumagot. Lahat po ay i-comment po ninyo dyan at yan po ay aalamin natin. Dahil ang alam po natin ay hindi talagang pinabayaan ni Sir Wilbert si Harleen. At hindi niya ito gagastusan ng ganong kalaki. Ganun pa man, may nagsasabi na talagang kasabwat si Sir Wilbert sa mga iskamang naganap. Kaya baliwala kay Sir Wilbert kung ito man ay gumastos or hindi. Alam naman natin kung gaano kayaman si Sir Wilbert. Bakit kailangan nating questionin ang lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya at lahat ng mga ginagastos niya kay Harleen. Kahit ganun pa man ay nangyari na na-scam sila, yun pa rin ang pinapalabas nila. Ang ito daw ay ang tawag dito, ito daw ay kakutsaba si Sir Wilbert. Ayan, alamin po natin ano. So ayun na nga, talagang sinisisi niya ang ating mga coordinator and director, sinisisi niya bakit daw alam na na scam ay pinatuloy pa si Harleen. Bakit nga ba? At talagang nakikita niya, hindi siya natatakot magsalita. Magalit na daw kung sino yung magagalit sa kanya. Ay hindi naman natin masisisi na ganun talaga ang mangyayari. Kaya ayan, hintayin lang natin kung ano yung mga masasabi niya dyan sa ano. Ayan, madilim dun sa aking pwesto. Ayan, hindi natin alam kung ano yung totoong nangyayari. Bagamat hindi pa nagsasalita si Harleen kung talagang totoo, iintayin natin kasi mas paniniwalaan natin yung may katawan kaysa sa mga sabi-sabi lang. Alam naman natin pag social media, di ba? Talagang palalakihin, palalawakin, lahat ay dadagdagan. Kahit hindi totoo, ilalagay nila para lang ano, para lang may bago sa paningin o sa pandinig ng mga tao. Kaya ang mga tao ay nagugulo.
kasiguraduhan. Hindi natin alam kung ano po ang totoo. Kaya wag po tayong maniniwala basta-basta, mapira lang kung talagang mismong yung may katawan na ang magsalita. Ayan, yun po ang aabangan natin at kung ano pa man ang ibang mga komento na makikita natin dito kay Uganda, Ilocano in Uganda, comment lang po kayo dyan. At ganun pa man, bakit lagi na lang daw kasama si Troy dyan ni Herlene? At ito pa naman ay inaayawan ng marami. Ayan ang mga fans natin ay naiinis na kay Troy, bakit lagi daw nakabuntot? At sabi pa nila sa mga comment, ayan, Troy, maawa ka kay Herlene. Huwag mo nang hilahin pababa si Herlene. Yun ang mga nababasa nating komento. Bakit ning kailangan mo pang sumiksi kay Herlene? Dahil nga ba daw sa si Herlene ay sikat na? Ano ba daw magiging buhay ni Herlene sa iyo kung sakaling kayo ay magkaanak? O di ba? Ay kung kay Patrick Bolton nga ba daw naman ay ito ay magbubuhay rin na? Talaga naman, Troy, lahat na lang ng mga tao ay kontrabida. Ayaw nila sa'yo, hindi naman kontrabida, ayaw talaga nila sa'yo. Ayaw niyang makatuluyan mo si Herlene. Alam naman natin na naging kayo, alam naman natin na nahuli ka niyang ng babae. Kaya dun ka na lang sa babae mo. Para si Herlene ay sumaya kay Patrick. Alam naman natin si Patrick ay type na type niya yung mga tipo ni Herlene kasi simple lang siya, hindi siya maarte, hindi siya ano. Kaya sabi ni Herlene, choosy pa nga daw ba siya kung siya yung mapipili. Kaya yun, inihintay lang din natin kung ano pong mangyayari sa ating patin lovers. Abang-abang lang po tayo, ayan. Kung ano man po yung ating mga katanungan dyan, comment lang po kayo ha. Ayan, at magre-reaction na tayo. Ito na po yung reaction video natin kay Miss Planet and Miss Planet kay Ilocano in Uganda. Ayan. Dahil sa pananilita kong ito, marami na namang mambaba sa atin ang pangit ng boses mo. Wala po magagawa, napaus pa ako kanina dun sa live namin, tawa ko ng tawa. Andiyan, shout out po kay Ate Cecilia De Leon, shout out po kay Ate Divine, shout out po sa kay Ate Maria Magdalena, shout out din po kay Ate yung lahat po ng kay Ate Rose from Oman, kay basta lahat po na nag-views kanina sa ating live. Kilala niyo na po yung kung sino kayo. Talagang saya natin kanina. Lahat natin ay binas si Troy. Pasensya na, Troy, ha. Ito'y komento lamang namin at kung ano lang yung aming nararamdaman, yun lang yung aming sinasabi. Ayan, maraming salamat. Ito na po yung reaction video natin kay Troy. Kay Ilocano in Uganda. Ang nire-respeto mo or team ka freshness lang. Sabi mo pa dito, dun sa last part nung first text mo sa akin nung nakarang araw, hindi ko alam kung saan ka sumusuporta sa ngayon, pero may gusto kang mangyari. Hindi ko makitang sincerity and empathy and alam na na scam ay pinatuloy pa si Herlene. Bakit nga ba? At talagang nakikita niya, hindi siya natatakot magsalita. Magalit na daw kung sino yung magagalit sa kanya. Ay hindi naman natin masisisi na ganun talaga ang mangyayari. Kaya yan, hintayin lang natin kung ano yung mga masasabi niya dyan sa ano. Ayan, madilim dun sa aking pwesto. Alam ko sa sarili ko marami akong kaaway kasi hindi ako nakikipag-plastika. So, ito na po, sasabihin ko na po yung totoo. November 7, ang opening ceremony ng Miss Planet International. Hindi po natuloy. Hindi natuloy kasi, ayun nga, dahil sa mga organizers, dahil kay Monica Akish. November 8, Princess Iga, Mr. Wilbert, at mga ka-team niya, ka-freshness team, madaling araw, umalis sila ng Uganda, nagpunta sila ng Kenya. Wala naman akong problema doon. Kasi, syempre, pera nyo naman yung dinastos ninyo, time nyo naman yung sinayang nyo. Pero, my question is, bakit nyo hiniwan si Herlene? Bakit nyo hiniwan si Miss Herlene Hipon Bundol dito sa Uganda? Ngayon, huwag yung sabihin na hindi nyo alam. Kasi nung November 8, ng mga bandang
mga bandang tanghali or hapon na, may nag-text sa akin na sinabi ni Iga na iscam ang pageant. Usap-usapan ng mga candidates na iscam ang pageant. So, alam nyo na pala na iscam ang pageant. Alam nyo na pala na may mangyayaring problema. Bakit nyo iniwan si Miss Harling dito? Alam naman natin na nahuli ka niyang ng babae. Kaya dun ka na lang sa babae mo. Para si Harling ay sumaya kay Patrick. Alam naman natin si Patrick ay type na type niya yung mga tipo ni Harling kasi simple lang siya, hindi siya maarte, hindi siya ano. Kaya sabi ni Harling, choosy pa nga daw ba siya kung siya yung mapipili. Anong nadatnan ko? Nadatnan ko yung mga candidates, pakalat-kalat sa mall. Ito ang totoo, magagalit po ang lahat ng mga Pilipino sa akin dito kasi nagsasabi ako ng mga ganito. Wala po akong magagawa. Marami akong kaibigan dito pero alam ko na maraming magagalit sa akin dahil sa sasabihin kong ito. Pero anong magagawa ko? Kailangan ko talagang sabihin yung totoo. Yun, nakita ko si Miss Harling, pinapakain siya ni Ate Edith at saka ni Julie dun sa kating Cafe Javas. Sabi niya, nagugutom siya, pinakain sila ng mga Pilipino. Shout din po kay Ate, yung lahat po ng kay Ate Rose, Rose, from Uman, basta lahat po na nag-views kanina sa ating live. Kilala nyo na po yung kung sino kayo. Talagang saya natin kanina. Lahat natin ay binas si Troy. Pasensya na Troy ha, ito yung komento lamang namin. At kung ano lang yung aming nararamdaman, yun lang yung aming sinasabi. Ayan, maraming salamat. Ito na po yung reaction video natin kay Troy, kay Ilocana, in Uganda. So, ayun na nga po mga kainday, ano? Magre-reaction video tayo pa rin kay Uganda. At alam mo, nag-live ako kanina at ang napag-usapan namin ay imbis na nagugutom, bakit walang pagkain? Nasaan si Sir Wilbert? Then naalala ko, umalis nga pala sina Sir Wilbert at Princess Yiga. Sir Wilbert at kanyang team. Nung gabi ng November 10, bumalik sila sa hotel. Si Miss Czech Republic Tamara Sparrow, Tamila Sparrow ang nagsabi sa akin na kayon nga nagkagulo sa hotel. Kinonfiscate ang passports ng mga candidates. Sinara Donkey kasi ayaw silang palabasin. Makikita rin nyo rin po dun sa part ng video ni Sir Wilbert na umiiyak dun si Harling. Diba? Maghapon siyang nagutom. Wala si Sir Wilbert. Na-stranded sila sa hotel, kinuha ang mga passports, wala rin po si Sir Wilbert. Kung nung sa simula pa lang, alam nyo nang may gulo na mangyayari. Bakit hindi nyo palang hinugot noon si Miss Harling? Or bakit kayo tumuloy na umalis? Dapat hindi kayo umalis para kahit paano nandyan kayo para umalalay kay Miss Harling. Tapos ngayon sinasabi nyo pa na may Ebola outbreak kaya nyo siya pinull out. Paano may Ebola outbreak na sinasabi nyo? September 20, 2022, may Ebola outbreak na po dito sa Uganda. Di dapat hindi na po kayo tumuloy dito sa Uganda, di ba? Kung alam nyo naman. So, ayun na nga po mga kainday, ano? Magre-reaction video tayo pa rin kay Uganda. At alam mo, nag-live ako kanina at ang napag-usapan namin ay imbis na ang pag-iwan ni Sir Patrick kay Harling Nicole Budol, ang aming topic ay si Troy, bakit lagi nakabuntot kay Harling. Ayan, magre-reaction video po tayo sa ating agenda. Huwag yung gagawing excuse ang Ebola. Kasi po, kami dito, oo, natatakot kami, pero nagtatrabaho pa rin naman po kami. Sinasabi dito. Kayo na po ang bahala kung kayo po ay maniniwala or kung ano man ang inyong komento. Kung kayo po ay may nais na ibahagi, willing po tayo na sumagot
lahat po ay i-comment po ninyo dyan at yan po ay aalamin natin. Dahil ang alam po natin ay hindi talagang pinabayaan ni Sir Wilbert Herlin at hindi niya ito gagastusan ng ganung kalaki. Ganun pa man, may nagsasabi na talagang kasabwat si Sir Wilbert sa mga iskamang naganap. Kaya baliwala kay Sir Wilbert kung ito man ay gumastos or hindi. Alam naman natin kung gano'ng kayaman. Diba? Ako na ngayon ang pinapalabas niyang masama. Etong pagsasabi ko ng totoo na to, sigurado sabi ko sa inyo, may sagot kayo at meron din kayong ibabato sa akin. Walang problema. Ang sa akin lang is, sasabihin ko talaga yung totoo maski maraming magalit sa akin. Na-trauma si Miss Harleen dahil sa pageant na hindi natuloy. Oo. But I think mas na-trauma si Miss Harleen na hinarap niyang mag-isa o hinarap niya kasama ng mga kasama niya pero wala si Sir Wilbert at wala si Princess Liga. So ayun na nga po mga kapatlin lovers natin, talagang sinisisi ni Ilocano, Uganda na si Sir Wilbert ay wala sa tabi ni Herlin. Ito nga po yung sinasabing iniwan sa ere si Herlin, pinabayaan sa ere si Herlin. Ito yung ating aalamin kung may magiging kasagutan sa Sir Wilbert dito, kung ito ba ay papatulan niya or hahayaan na lang niya. Dito natin malalaman kung ito ba ay kanyang sasagutin kasi itong mga sinasabi niya ay talagang lakas loob niyang pinalabas at pinagsiwalat sa social media ang ginawa ni Sir Wilbert na iniwanan sa Uganda si Herlin. Mag-isa niyang hinarap na trauma, hindi natuloy yung pageant, hinayaan siya mag-isa, walang nagtatanggol, walang kasama. Yun ang ano, yun yung malaking katanungan at marami ang nagagalit kay Ilocano, Uganda dahil sa pagsiwalat niya ng ganun. Nasabi niya ay ito daw ang katotohanan. Kaya inahamon niya ang mga director, coordinator at si Sir Wilbert na magalit na kayo sa akin kung magalit kayo. Ang akin ay nagsasabi ako ng totoo. Yun, ano nga ba ang totoo, Sir Wilbert? Sana po ay gumawa ka rin po ng kung ano yung ginawa mong video na ano ka kay Zainab, yung sinagot mo yung mga komento ni Zainab sa kanyang post. Ganon din po yung gawin mo dito kay Miss Ilocano in Uganda para po lahat ay maunawaan at maging aware kung ano man po ang nangyaring totoo kay Herlin dyan sa Uganda. Maraming salamat.